Ilang araw matapos ang lindol sa Bohol, may namataan namang oil spill malapit sa isla ng Panglao ng sikat na diving site. Kaya sisisirin daw ng Philippine Coast Guard ang dagat kung saan meron daw hindi naiahong barko na posibleng pinagmula ng pagtagas. Saksi si Ruth Cabal. Malaparaiso dahil sa maputi at pino nitong buhangin na hinagkan ng malinaw nitong tubig. Paborito ng mga mahilig sa beach, gayon din ng mga mahilig mag-scuba diving. Kaya buti na lang daw at hindi direktang tinamaan ng lindol. Pero ilang araw matapos ang pagyanig, may namataang tila oil spill ang Philippine Coast Guard, 3 nautical miles o halos 6 na kilometro mula sa Panglao. Nang sadyain namin kasama ng Coast Guard, nakita namin ang dating malinaw na tubig, nagmala rainbow ang kulay. Yung nakikita nyo sa dagat na paiba-ibang kulay, rainbow sheen daw yan, o yan yung kulay ng tubig pag nahaluan ng langis. Una daw yan nakita ng mga taga-Philippine Coast Guard noong October 19, ilang araw matapos nga yung lindol dito. Tapos nawala daw yan, pero kahapon at ngayon nga sa sinasagawa nilang inspeksyon ay lumitaw ulit yung rainbow sheen na yan. Ito. Sa initial na water sample, lumabas na diesel ito at posibleng galing sa hindi na iahong cargo vessel na lumubog daw doon noong 1994. Pero ngayon siya sa inano namin ma'am kung yun talaga kasi ang sabi, baka nga ganun siguro, nagalaw sa ilalim. Nung lumindol sir? Kasi nung after ng lindol ma'am, doon namin nakikita yung ano eh, yung mga shin at saka yung ano sir, at saka yung sasin. Pero anila kakaunti lang ito at di na kailangan ng oil dispersant dahil posibleng mag-evaporate naman o higupin na ng hangin. Hindi makakapinsala kasi ano naman eh, manipis naman siya. Nagdi-dissipate din naman siya pag itong maalon at saka pag mainit ang panahon. Pero sisisirin pa rin daw nila ng 600 meters na lalim na tubig para malaman kung sa lumubog na barko galing ang oil sheen. Dahil sira ang tulay papuntang Maribohok, pahirapan ang paghahatid ng relief goods pati ilang produkto tulad ng gasolina. Kaya sa gilid ng highway, mga tingi-tinging gasolina ang binibenta sa halagang 70 pesos per liter kahit may price freeze. Pero hindi ito palalampasin ng DTI na iniimbestigahan na ang 39 na tindahan sa Bohol dahil sa pagtataas umano ng presyo. At dahil sarado pa rin ang maraming tindahan pagkatapos ng lindol, may diskwento caravan ng DTI na maghahatid ng mas murang grocery items sa Bohol. Mula sa Bohol, ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.